usapan at alamin natin ang update sa maintenance activity sa ating mga paliparan at ang mga natalakay sa hearing sa pagitan ng CAAP at ng House Committee on Transportation. Baka kausap natin ngayon si Attorney Irish Presyon, Acting Chief, Aviation Safety Analysis Division ng CAAP. Attorney, magandang araw. Good morning. Magandang umaga po, Sir Aljo. Opo, Attorney. Good morning. Update sa anong update sa pinakahuling kaganapan sa maintenance activity ng CAAP noong Miyerkules? Independent ba ang function ng dalawang UPS na ikinabit sa ATMs ngayon? Ang ibig sabihin ba niyan ay maiiwasan na natin ang insidente noong January 1? To answer that, Sir Aljo, masaya po kaming ibalita po sa lahat na ang ating maintenance activity po o ang paglagay po ng ating bagong UPS ay naging successful po. So, ang ibig kong sabihin niyan, tama po yung inyong sinabi, independent na po ang pag-function nitong ating mga UPS, sir. So, itong System A at System B ay magka-mirror na po. So, pareho na po sila ng function. Just in case ano pong mangyayaring power outage, pag hindi po gumana itong isa, ay gagana po itong isa at hindi po tayo mawawalan ng ating supply ng kuryente katulad po nung nangyari noong January 1 po. May nakaschedule bang susunod na maintenance activity ang CAAP kaugnay sa ito naman, Communications Navigation Surveillance System? Para po dyan, sir, wala po tayong schedule na mga maintenance or na mga repairs. Tayo po ngayon ay nagkakaroon na ng upgrades dahil po naayos na po natin yung mga previous systems natin. Ang gagawin natin po ay i-upgrade na po natin siya para ito po ay mapabilis, magiging mas efficient po siya. At magkakaroon din po tayo maliban sa upgrades ay maintenance na po para po ma-monitor natin kung ano po yung nangyayari doon sa mga system natin. Makita po natin kung ano po yung mga hindi magandang nangyayari or magiging potential risk. So, ganyan na po ang mangyayari, sir. Isinagawa kahapon ng House Committee on Transportation naman ang pagdinig para sa isinusulong na pag-amienda sa CAAP Law. Ano ba ito at ano ang nais baguhin sa batas, Attorney? Marami pong nais baguhin sa batas, sir. Kasi ang una po dyan ay pag-separate po ng ating commercial and regulatory function. Ang ibig sabihin po niyan, sir, dahil po si CAAP ngayon ay service provider at the same time regulator din po siya, hindi po tayo nagkakaroon ng tinatawag natin na checks and balances. So ang gagawin po natin, ang pinopropose po nung batas ay isi-separate na po itong function ng CAAP at ng CAAP bilang regulator and bilang operator. Ito po, sir, ay magpapataas po ng rating natin sa International Civil Aviation Organization or ICAO na siyang nagre-regulate po dito sa mga civil aviation authorities po ng internationally. Ibig pong sabihin nito ay tataas po yung ating rating, sir, dahil ito pong CAAP Law ay isa po sa mga open protocol questions po natin na tinatawag doon po sa ating audit na ginagawa ng ICAO, sir. So, pag naging okay po ito, ito po kasi ay legislative, kailangan ng legislative act po ng Congress. So, pag ito po, sir, ay naipasa, ma-resolve po itong protocol question na ito at tataas po ng, ang rating po ng CAAP. Magiging safe din po, mas safer po ang ating operation, sir. Nabanggit din sa hearing ang pag-establish ng CAAP Development Fund. Para sa kalaman ng mga kababayan natin, Attorney, ano itong CAAP Development Fund? Saan ito at o para saan ito at ano ang kahalagahan nito? Itong CAAP Development Fund po ay isang fund na ilalaan para po sa systems maintenance and operations po ng CAAP. Sa ngayon po kasi, tayo po ay nagre-remit po ng ating dividend po sa ibang ahensya ng gobyerno. So, by having a development fund na nakalaan po sa CAAP, pag meron po tayo mga maintenance or mga gastos dito, or halimbawa po ay si ICAO or International Civil Aviation Organization ay may meron po siyang standards na kailangan natin comply, meron po tayong readily available funds para po i-address po dito sa mga standards na to. Apart from that, yung pong mga maintenance natin, yung mga kailangan ayusin, kailangan gawin, meron po tayong
funds readily available para po sa para sa mga ganito, sir. So, magiging safer po tayo kasi po mapagtutuunan agad ng pansin ng ahensya kung ano man po yung mga magiging problema, and there will be no budgetary restraints po na mangyayari. Ano yung mga modernization efforts na ipinatupad na ng CAAP? So far, sir, madami po tayong modernization na ginawa po. Una po, dun sa mga airports natin, meron po tayong tinatawag na night rating ng ibang airports po natin. Meron din po tayong construction ng mga iba-ibang airports po natin, expansion po ng ating mga passenger terminal buildings para po sa convenience ng mga tao natin. Meron din po tayong pag-aayos ng mga runways natin, runway markings. Ito po, sir, ay pinaprevent po yung mga any accidents, and it will make our air travel safer for our riding public. Paano makatutulong, attorney, ang modernization ng CAAP sa servisyo natin sa publiko? Itong mga modernization po na ito, sir, first po sa systems po na, sa mga system po natin, mapapabilis po at magiging efficient po yung mga system natin. Apart from yung mga upgrades and fixes po, mas maayos po yung magiging operation niya. And then yung naman po sa mga airports po natin, yung mga inaayos po natin ito, makakatulong po siya kasi magiging safer po yung riding public. So, pag nagkaroon din po ng expansion ng mga passenger terminal building, magkakaroon ng mga night rating yung mga airports, mas marami pong flights ang makakapasok. Even in paggabi po, magkakaroon po ng mga flights dito. Kasi yung iba pong mga airports, pag hindi po siya night rated, at a certain time, pag wala na pong ilaw, hindi na po maaaring mag-land yung mga airports. So, nagkakaroon po ng cancellation. So, pag po marami na pong flights, ito po ay mag-generate ng maraming tourism. Ito po, it will also help the economy. And magkakaroon po ng maraming trabaho. So, medyo malaki-laki din pong magiging epekto nitong mga modernization po na ito. Okay. Ano naman ang updates sa deliberasyon ng House Committee? Hinggil naman sa regulation of ownership and operation ng mga drone dito sa Pilipinas. Yes, sir. Masaya po kami, sir, na ito pong new entrant po na tinatawag natin sa ating aviation or sa ating airspace ay napagtutuunan po ng pansin ng ating gobyerno. Ito po ay, itong deliberation po ng ownership and operations of drones ay mag-enhance po sa capability ng CAAP sa pag-enforce po ng regulations po natin. Meron po kasi tayong regulations, subalit, syempre, kailangan din po natin ng collaboration ng ating ibang government agencies para po mas mapalakas ito. And it will help keep our public safe, kasi kasama din po dito ang kanilang mga privacy and security din po, sir. Okay, ano ang nakapaloob naman sa panuntunan ng CAAP sa pag-regulate ng mga drones sa Philippine airspace? Papaano ito minomonitor? Meron po tayong regulation, sir, nakapaloob po ito sa Philippine Civil Aviation Regulations. Meron po tayong regulations on licensing, meron din po tayong for airworthiness and for operators. Ang nare-regulate po natin, sir, ay yung mga drones na ginagamit for commercial purposes and drones above 7 kilograms. Yun po yung kailangan ng pilot license, kailangan ng airworthiness certificate, at kailangan ng operator certificate. So, ito po, pag minomonitor po namin ito, meron po kaming tinatawag na safety reporting. Opo. Pag po may mga problema sa mga drones, meron po sa aming CAAP website, doon po sa aming drone part po na pwede pong mag-report ang mga tao. And even po yung aming operation center, pwede din pong mag-report ng mga tao doon. That way, namomonitor po namin kung yung enforcement po ng regulations po namin na ito. Okay, mensahe na lang sa ating mga biyahero, attorney.
Para po sa aming mga biyahero, salamat po sa inyong pagtitiwala pa rin sa KAAP. Rest assured po na ang aming management ng KAAP kasama po ang aming DG at ang aming secretary po ng DOTR ay ginagawa po ang lahat para po mapanatiling safe ang at convenient po ang ating riding public. So maraming salamat din po doon sa ating na mga mababatas para po sa pagtulong sa KAAP, para po sa pagpapaayos po. Rest assured po na kami po ay ginagawa po namin ang aming trabaho para po sa riding public at para po kayo ay maging safe. Alright, maraming salamat Attorney Irish Presyon, Executive Assistant to the Deputy Director General for Operations ng KAAP. Good morning.